Ang Tagalog recap natin ngayon ay ang The Incredible Hulk. Ito ay isang sci-fi action drama movie na na-release sa taong 2008. Huwag na natin patagalin pa at simulan na natin ang pelikula. Five years before, ang scientist na si Dr. Bruce Banner ay sinalang ang sarili sa isang gamma radiation process habang kaharap ang girlfriend na si Elizabeth Ross o si Betty. Subalit ang proseso ay ginawang malaking berding nila lang si Bruce na winasak ang buong laboratory habang inaatake sina General Thaddeus Ross at nadamay rito ang kasintahan niya. Binisita ni Bruce si Betty sa ospital ngunit ang ama nito na si General Ross ay nilayo siya sa babae at pinagutos sa mga sundalo niya na tugisin si Bruce. Sa loob ng ilang taon ay naging fugitive ng US Army si Bruce hanggang sa pumunta siya sa Antarctica at umakyat sa isang bundok roon. Dahil nakonsensya si Bruce sa masamang nagawa kay Betty ay babarilin na niya ang sarili pero biglang nagpalit siya ng anyo bilang si Hawk at sinira ang baril niya. Pagkatapos ay winasak ni Hawk ang glacier o ang malaking bundok ng yelo na kinakatayuan niya at nawasak rin ang parte ng yelo rito kung nasaan si Captain America. Makalipas ang 5 buwan ay napunta na sa kasalukuyang panahon ng istorya at si Bruce ay naninirahan na sa Rosinha Favela, Brazil. Nag-aaral siya dito ng mga breathing technique pati na rin ng martial arts upang mapanatili niyang hindi makapagpalit ng anyo. Sa kalapit na soft drink bottling factory naman nagtatrabaho si Bruce at ilang saglit ay pinaayos sa kanya ng boss niya ang power switch ng makina nila. Subalit biglang nasaktan at tumalsik ang dugo niya rito. Agad na pinatigil ni Bruce ang makina at tinanggal ang kanyang dugo na nahulog roon subalit hindi niya napansin na napunta rin ang dugo niya sa isang bote nila. Ito ay nalagyan ng soft drink at kasama ang marami pa ay ipapadala ito sa Amerika. Nang pauwi na si Bruce ay nakita niyang pinipilit ng kalbong katrabaho niya na pasamahin rito ang babaeng katrabaho nila na si Martina, matapang naman na pinasama ni Bruce sa kanya ang babae pero tinulak siya ng lalaki at pinigilan sila ng may-ari ng factory. Pagkatapos ay kasama si Martina ay umalis na sina Bruce roon. Kinaumagahan, ang matagal nang hinahanap na bulaklak ni Bruce ay inabot sa kanya ng kaibigan niya. Agad na kinontak ni Bruce ang isa pang kaibigan niya sa internet na si Mr. Blow na nagpayo sa kanya na gamitin ang rare na Cora Blanca flower na ito na posibleng lunas sa gamma radiation sa kanyang katawan. Ang lahat ng dahon ng bulaklak ay ginupit at dinurog ni Bruce pagkatapos ay lumikha siya ng antidote mula rito. Kumuha siya ng sample ng dugo sa sarili at sinubukan ang antidote dito subalit nakita niyang hindi ito epektibo. Sinabi ni Bruce ang resulta kay Mr. Blow at pinayuhan siya ng kaibigan na kailangan nilang magkita o padalhan niya siya ng sample ng dugo dahil kung hindi ay di niya siya matutulungan. Dahil rito ay napilitan si Bruce na ipadala kay Mr. Blow ang sample niya sa New York. Samantala ang isang matandang lalaki sa Amerika ay nagkataon na nainom ang soft drink na may dugo ni Bruce at biglang nabagsak niya ang bote at nagkaroon ng malubhang sakit. Nabalitaan ni General Ross ang pangyayaring ito at plano na niyang pumunta sa factory ng soft drink pati na sa bahay ni Bruce kasama ang mga tauhan niya. Maya-maya sa tulong ni General Greller ay bumuo si Ross ng kanyang elite team kasama ng British na ace soldier na si Emil Blonsky. Nagsimula na silang bumiyahe sakay ng military plane nila at sinabi dito ni General Ross na si Bruce Banner ay isang fugitive ng US dahil sa pagnanakaw ng military secrets at pagpatay ng mga inosenteng tao kaya't kailangan nila siyang i-tranquilized at dalhin sa base nila. Sa kasalukuyan na iyon si Bruce ay nakatanggap ng message kay Mr. Blow na nang tinest nito ang dugo niya ay nakakita ng posibilidad na matanggal ang gamma radiation sa kanya ngunit kailangan pa niya ng mas maraming data. Pero sinabi ni Bruce na wala sa kanya ito kundi na sa Amerika. Maya-maya sina Blonsky at ang buong elite team ni Ross ay nakarating na sa lugar kung nasaan si Bruce. Pero ang bida ay agad na napansin sila at nang pinasok na nina Blonsky ang apartment niya ay agad na nakaalis si Bruce roon. Bumaba pala siya sa apartment ni Martina at nagtago rito at sina Blonsky ay lumabas ng gusali. Subalit pagpunta ni Bruce sa labasan ay agad na nakita siya rito ng grupo ni Blonsky at mabilis na hinabol. Tumakbo sa maraming iskinita ng lugar si Bruce habang sina Blonsky ay patuloy na hinahabol siya, hanggang sa sobrang tumaas ang heartbeat niya sa kakatakbo at kinailangan niyang tumigil saglit kundi ay magpapalit siya ng anyo. Ilang saglit ay nagpatuloy na uli siyang tumakbo at nakasalubong pa niya sa daan si General Ross at agad na dumaan siya sa kabilang direksyon, subalit nabangga ni Bruce sa daan ang kalbong katrabaho niya na galit na hinabol na rin siya kasama ng mga tropa nito. Naisipan na magtago ni Bruce sa soft drink factory at hinabol pa rin siya dito ng mga katrabaho niya pati ng elite team ni Ross, dahil mas alam ng mga katrabaho ni Bruce ang buong factory ay madaling na-corner siya ng mga ito at sinimulan bugbugin habang sina Blonsky ay nakaabang sa di kalayuan. Pagkatapos ay sinuntok sa sikmura at tinulak si Bruce ng isang katrabaho niya, ngunit dito na siya nagsimulang maging ang dambuhalang berding nila lang na si Hawk.
Kinuha at pinatalsik niya ang kalbong katrabaho, pagkatapos ay mabilis na kinuha rin ni Hawk ang isa pa sa daan. Sina Blonsky naman ay pinagbabaril siya ng kanilang mga tranquilizer guns, ngunit walang talab ito sa kanya. Galit na inatake ni Hawk ang mga kasamahang sundalo ni Blonsky at hinampas pa sa pader ang isa. Nagsimula nang gumamit ng mga baril ang mga sundalo sa kanya, ngunit wala rin itong talab kay Hawk. Pinasabugan pa siya ng flash grenade at malakas na tinulak niya sa kanila ang malaking storage tank ng soft drink. Si Blonsky ay matapang na pinagbabaril pa rin si Hawk, ngunit sa galit nito sa kanya ay hinagisan siya ng isang forklift na sumabog ng malakas roon at mabilis na umalis si Hawk ng lugar. Maya-maya ay nireport ni Blonsky kay General Ross na may tumulong kay Banner kanina na sobrang lakas na malaking nilalang. Sinabi ni Ross na ito mismo si Banner, pero hindi na pinaliwanag kay Blonsky kung bakit. Sa sunod na araw ay nagising si Bruce sa kagubatan ng Guatemala. Samantala, sina Ross ay nakabalik na sa Amerika at sinabi sa kanya ni Blonsky na marami na siyang natanggap na mga kakaibang misyon, pero ang misyon nilang iyon ay sobrang kakaiba at nais niyang mapasali uli sa sunod na misyon nila rito. Dito na nagpa siya si General Ross na ipaliwanag kay Blonsky na noon ay nais muli nilang lumikha ng super soldier na katulad ng program noong World War II. Dahil hindi niya sinabi dati kay Bruce ang totoong dahilan ng program nila, ay inakala niya na lumilikha lang sila ng lunas sa radiation, kaya't sinubukan niya ito sa sarili na nagdahilan ng malaking problema. Si Blonsky naman ay sinabing interesado siyang sumailalim sa kanilang super soldier program na sinang-ayunan ni Ross. Makalipas ang ilang linggo sa Culver University sa Virginia, pumunta rito si Bruce upang ma-recover ang data niya ng gamma radiation program, ngunit napansin niyang hindi siya basta-basta makakapasok roon. Ilang saglit ay nakita ni Bruce sa labas ang dati niyang girlfriend na si Betty, na ngayon ay may bago ng boyfriend na si Leonard Samson. Kinagabihan ay pumunta si Bruce sa kaibigan niya na si Stanley, na may-ari ng pizza store kung saan madalas nagde-date sila dati ni Betty, at nakiusap rito na manatili muna siya roon ng ilang araw. Kinaumagahan ay nagpanggap na pizza delivery man si Bruce sa Culver University, at upang makapasok rito ay binigyan niya ng pizza ang isang security guard. Pagkatapos ay pinuntahan niya roon ang laboratory kung saan niya dati tinest ang sarili ng gamma radiation. Sinubukan na hanapin ni Bruce sa computer ng laboratory ang data niya, subalit wala na ito rito. Pagsapit ng gabi ay naghanda na si Bruce umalis sa bahay ni Stan, ngunit si Betty at ang boyfriend niya ay pumunta pa ng pizza store. Nang lumabas rito si Bruce ay nakita siya ni Betty at agad na hinabol siya ng babae, pero nagawang makapagtago ni Bruce sa kanya upang maiwasan na masaktan niya siya uli. Si Betty naman ay inalam kay Stan ang tungkol kay Bruce. Maya-maya ay nakita niya siya sa gilid ng kalsada at nagkayakapan silang dalawa sa ulan. Pagkatapos ay dinala ni Betty si Bruce sa bahay niya at binigay sa kanya ang data ng gamma radiation program nila na nagawa niyang kopyahin bago burahin ni na General Ross. Pinaliwanag naman ni Bruce kay Betty na plano ng ama niya na kunin ito sa katawan niya upang ma-replika at gawing sandata ng US Army. Sa kasalukuyan na iyon, si Ross ay kinuha sa cryo tube ng Stark Industries ang replika ng Super Soldier Serum ni Dr. Erskine at pina-inject ito sa mga laman ni Blonsky, pati na rin sa spinal cord niya. Sa sunod na araw, nang naglalakad sina Bruce sa Culver University papunta sa bus station, ay napansin ng bida na nandoon sa lugar ang mga sundalo ni General Ross, at agad na sinabihan niya si Betty na umalis na roon. Mabilis na tumakbo si Bruce papasok ng universidad, habang si Blonsky ay sobrang bilis na tumakbo na hindi man lang hiningal. Nang nasa loob na ng gusali si Bruce ay nilunok niya ang flash drive. Si Betty naman ay hinarang ang tangke kung nasaan ang ama niya upang pakiusapan ito na itigil na ang ginagawa nila kay Bruce, pero tinanggihan siya ng ama. Ilang saglit si Bruce ay nakorner ng mga sundalo ni General Ross sa overpass ng universidad at pinausukan rito ng mga smoke bomb, ngunit hindi nagtagal ay dito na nagpalit ng anyo si Bruce bilang ang nilalang na si Hawk at winasak ang overpass. Pinagbabaril siya ng lahat ng mga sundalo sa paligid at pinatumba naman ni Hawk ang karamihan sa mga military truck nila. Ang isa ay hinampas niya sa metal na istruktura ng universidad, ngunit si Blonsky ay sinimulan atakihin siya gamit ang grenade launcher. Kumuha ng mga piraso ng bakal si Hawk mula sa istruktura, pero magaling na nakipaglaban si Blonsky sa kanya gamit ang bagong lakas at stamina niya. Pagkatapos ay nagpahabol siya kay Hawk papunta sa mga sonic cannons ng Stark Industries na pinagamit kina General Ross. Sa puntong ito ay tila mapapatumba na nina Ross si Hawk, pero buong lakas na winasak niya ang mga sonic cannons na ito gamit ang mga piraso ng bakal na hawak niya. Si Blonsky ay pinagbabaril si Hawk, pagkatapos ay inasar kung yun na ba ang lahat ng makakaya niya, pero pinatalsik siya ng sobrang lakas ni Hawk. Si General Ross naman ay pinapunta roon ang kanilang helicopter na may dalang machine gun at lumayo na sila sa lugar. Pero si Betty ay lumapit pa kay Hawk upang pakalmahin siya, at dumating na sa lugar si Leonard. Ang helicopter ay umatake na kay Hawk at agad na niligtas niya si Betty mula rito.
Galit na hinagis niya ang isa pang bakal sa helicopter na bumagsak at sumabog ng napakalakas sa harap nila. Nagawang maligtas pa rin ni Hawk si Betty at umalis na roon dala ang babae na nakita ang buong pangyayari ni Leonard. Maya-maya ay lumalabas na si Leonard pala ang nagsabi kina Ross ng lokasyon ni na Bruce pero nagsisisi siya sa nagawa dahil kamuntikan ang mapatay ng general ang anak niya at sinabing mas ligtas pa si Betty kay Bruce. Samantala si Hawk ay dinala sa kagubatan ng Smoky Mountain si Betty. Ngunit bigla siyang nagulat sa lakas ng kidlat roon at galit na naghagis ng malaking bato sa ere at sumigaw ng napakalakas. Pinakalma naman siya ni Betty at nagpatila sila rito ng ulan. Kinabukasan si General Ross ay nakita ang kalagayan ni Blonsky na nasa comatose at sinabi ng doktor na halos lahat ng buto niya ay nadurog pero pag alis roon ni Ross ay biglang nagising si Blonsky. Dito na nagwawakas ang part 1 ng Tagalog recap natin at nasa description ng video na ito ang kasunod. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.